So yan nga, kaya nga kanina natuwa ako, ayan, nakapagpa-enroll na tayo ng isa. So may isa pa tayo, dalawang set of book pa. Books, so yun ang ano natin, dalawang set of books pa tayo. Yun yung ating bubunuin. So hanggang ano, ang this month of June na lang yun, this month of June na lang. So sana yan, ma-provide pa natin yung ano, pangangailangan na, yung pangangailangan doon sa school ng ating anak. Hi guys, welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malacay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today, isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan guys, today is month of June. So isa sa pinaghahandaan ng mga nanay ang enrollment. So ayan, nakapag-enroll na po ako guys. So baling bunso ko po kasi is kambal. So ang inuna ko muna is yung aking kambal na babae, kasi lalaki po at saka babae yung aking youngest. So yung aking pangatlong panganganak po is nanganak po ako ng kambal. So yun, so dalawang enrollment po. So yan, luckily yung ating kambal na babae is a third on, top 3 po siya. So may discount po siya. So naka-discount po tayo. So ang binayaran ko lang sa kanya is almost 8,000. So dapat luckily po, yung ating kambal na babae, yung aking youngest is discounted po siya. So, yung naka-discount po tayo dun sa ating ano, yung educational assistance po from grade 7. Lahat po nung ano yun na grade 7. So, yung nakakuha po ng discount. So, 13,000 po yung ano dun, tawag dito na deduct. So, yun na lang. Konti na lang po yung binayaran ko. So, kinash ko po siya. So, gusto ko nga po sana, yan bilang isang nanay, gusto ko sana i-cash talaga. So, dun sa aking pangalawang anak naman po, yung pang aking bunso, yung kambal, yung ako, yung kambal na lalaki, kung babayaran ko ng cash yung tuition niya is 16,200. So bali kung quarterly, ang down payment ko is 2,500. So gusto ko sana ng semi discounted nga po yung ating anak na yung kambal kong babae. So malaki po yung na-discount ko kasi nga top 3 po siya. So yung aking kambal na lalaki na lang, so kasi nga meron tayong assistant na yung ating educational assistant na nakuha. So ang kung ika-cash ko siya, nasa 16,000 na lang yung tuition niya. 16,000, so medyo mabigat yun. So, isang ordinary empleyadong kagaya ko po. So, baka i-semi-annual ko po siya. O semi-annual. So, 2-time pay yun. Magbabayad po ako ng 8-2. Mga ganun, 8-2. So, dalawang 8-2 po yun. 2 pay po. So, titignan natin kung ano. So, syempre, yun bilang isang nanay, ikaw yun. So, medyo nitong ano, mga nakaraang buwan, nagtitipid na po ako yan. Nagsususok-sok na po ako. Kasi nga, pang tuition. So, bilang isang yun nga na nanay, isang magulang. So syempre pagdating ng June talaga, may pangalang eh yun, talagang pinaghahanda mo na yung enrollment, yan, uniform. Yung anak ko naman kasi, hindi ko na talaga ibibili ng uniform kasi sabi ko nga, grade 10 na. So, last ano year na nila dito sa junior high. So, yun pa rin. Dalawang uniform lang po sila. So, wash and wear lang po tayo. And then, yung kanilang bag, pangatlong taon na po yun. So, hindi na po ako bibili. So, sabi ko, kung ano yan, yun na lang po gamitin natin. Then, yung ating school supply is, sinasagot po yun ng aking anak. Yun, yung working nating anak. And then, ang books. So, yung books. So, dalawa nga po sila. So, dalawang set po ng books yung ating bibili. So, yun. Pagka, ano na, ito na yung pinaka ano na eh, yung May to June, yan talaga yung ano, kumbaga yung budget ni nanay talaga, iikutin mo kasi enrollment nga. So yun, napakahirap yan. This, ito yung isang ito yung month na mahirap kasi need mo talaga ma-provide yung pera mong kailangan. So yun, so lots of syempre yun, prayer po, sa yun nga, God will provide, pero dapat yun, sasamahan din po natin ng sipag, pagtatrabaho, and then yung ating yun nga, pagbabudget. So talagang dapat talaga ipa-priority mo kung ano ba yung una mong pagtutuunan ng ano, itong month of May, June. So unahin mo yung enrollment muna. Sabi ko sa school kanina, babalik po ako, isa muna yung i-enroll ko kasi gusto ko na sana i-cash or yung 2-time pay para mas madali. Grade ano na po sila, grade 10, so graduating na po. So yun nga, may grade 11 and 12 pa. So syempre yun, dagdag gastos din sa magulang.
So, syempre, pag ikaw ay isang ordinaryong empleyadong Pilipino, so, yun nga nito, nakahawak na po ako ng pera. So, yan, tinakbo ko na kaagad sa enrollment. Nagpa-enroll na po ako kasi mahirap kasi pagka magagalaw mo pa yung pera, magagastos mo pa, pagdating ng time na magpapasok ka na, doon ka pa mga ngarag na maghahanap. So, yun, inuna ko muna yung isa and then isusunod ko po yung isa. So, sabi ko, kakambal nga po kasi sila. So, ganun yung gagawin ko. So, focus muna ako sa enrollment and then susunod ko yung books kasi yung mga ano naman nila, yung kanilang mga bag, sapatos, pwede pa yon, shine ko lang yon, and then yung two set ng ano nila, uniform, pwede pa rin yon, yung PE uniform nila, pwede pa rin po yon. So, ganun talaga, i-stretch mo yung budget mo eh. I-stretch mo yung budget mo para ano, makaiwas ka sa ano, sa utang. Kasi ang hirap eh, yung utang mo, yung utang mo kasi mahirap. Napakahirap sa parte talaga ng nanay at sa magulang yun na ano, yung utang natin yung ano, ating mga gagamitin sa school, pan-tuition fee. So, ganun na lang ang ginagawa ko ngayon. So, isa-isa muna i-enroll ko. Then, susunod yung isa muna kasi nga kambal po sila. And then, isa muna ibabayaran ko ng book, susunod ko yung isa. So, kasi, and then, pagkamera, itatakbo ko na kagad sa school. So, naalala ko yung nag-college yung anak ko nun. Lagi niya akong tinatanong nun, minsan pagka magsa-summer kasi siya mag-a-advance. So, tatanong niya ako, may pera ako. So, kahit wala akong pera, sinasabi ko, may pera ako. And then, ang gagawin ko, magpo-promissory note ako doon sa school. So, alam niyo, by God's grace talaga, talagang, yun, maiisip mo talaga yung ano napaka-thankful mo talaga kasi, yun nga, nakatawid yung, nakakapagpatapos ka ng, ng anak. Alam niyo yung pinagdaanan mo doon sa pagpapaaral ng anak, isa talagang ano talaga, by guidance talaga ni Lord yun eh. Kasi mahal po magpa-college talaga, madugo. So, sa mga nagka-college dyan, ng mga magulang, saludo po ako sa inyo. So, samahan lang po talaga natin ng guidance, prayers, hangin tayo ng guidance kay Lord kung ano yung talagang maganda para sa ating mga anak. So, yun, thankful po ako kahit paano po yun, talaga na po provide po talaga yung ating mga need for the school. So, yun nga po, nagkapera po tayo, agad-agad po, tinakbo ko na kagad sa school kasi pagka inista ko pa dito sa bahay, baka magastos ko pa. So, sabi ko, yun, isa, isusunod ko na lang. So, ngayon nga, yan, hanggang maaga pa, month of May pa lang, ayan, unti-untiin na natin. So, yun, bilang isang vegetarian na nanay. So, yun, unti-untiin na natin na i-provide na natin yung pangangailangan ng ating anak this coming school year 2024 to 2025. So, yun, para hindi tayo mabigla. Kasi pagka yung nandyan na, kumbaga, last hour, last minute, doon na agad-agad pagsasabihin mo lahat-lahat, yung gamit, uniform, tuition fee, at yung mga iba pang mga bayarin sa school. Pag pinagsabay-sabay mo doon agad isang mahirap, mabigat. And then, ang ginagawa ko kasi ganun nga, itinatakbo ko na kaagad sa school yung aking pambayad. So, halimbawa ngayon, nakapagtabi na ako ng four books. No? Di itatakbo ko kahit yung isa lang muna, hindi susunod yung isa naman. So, ganun lang yung buhay ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. So, ayan nga, kaya nga kanina natuwa ako, ayan, nakapagpa-enroll na tayo ng isa. So, may isa pa tayo, dalawang set of book pa. Books, so, yun ang ano natin, dalawang set of books pa tayo. Yun yung ating bubunuin. So, hanggang this month of June na lang yun, So, sana yan, ma-provide pa natin yung pangangailangan doon sa school ng ating anak. So, para huwag tayo masyado mahirapan doon sa pagdating ng June. Kasi mahirap eh, kapag inano natin yan, pinagsabay-sabay natin or i-stack natin yung ating pambayad, hindi natin ibinayad kagad sa school. So, ang mangyayari, baka pag nagastos natin, yun, mangungutang tayo. So, mahirap kasi na ang magiging takbuhan natin is yung pangungutang. Kasi, yun nga, pagka nangutang ka, so dalawa pa iintindihin mo yung tuition, and then yung pambayad mo doon sa utang. So, you need mo pa doon sa school, then yung sa utang. Kaya ganun po yung ginagawa ko ngayon. Basta may pera ako, takbo ko na kagad sa school. Po nung nakaraan doon sa vlog ko, so yun, yung budget, yung pag doon sa notebook, paglilista, malaking tulong po yun. So para na itemize na natin kung ano yung mga kailangan natin. So sabi ko sa anak ko, ikaw muna yung una kong in-enroll. So yung anak kong pangalan is working po, and then so yun nga, pinoprovide niya yung yung baon araw-araw sa kanya po yun. And then yun, so I'm thankful po kasi talaga nakakatulong po talaga siya. And then yung ating sagot niya rin yung ibang mga dito sa bahay. Pero kasi ako hangga't maaari kasi ay ini nahihiya kasi ako na yung
hihingi ako doon sa anak ko or iaasa ko sa kanya lahat. Porket yung nagtatrabaho siya. So sa akin, kung ano yung ano niya, yung sinasagot niya ngayon, like internet, o yung internet sinasagot niya, yung water bill, sa kanya yung baon ng ano, dalawa, isa sinasagot niya. So yun, pagpasokan, siya na talaga yung bumibili ng gamit. So siya na lang, hindi niya may sinasama yung mga anak ko. So natutuwa naman po ako yun, kahit paano yun, may nakakatuwang na tayo. So kahit po ano, working yung aking anak, hindi ako masyadong ano yung sabi ko, magbigay ka ganyan o ganun. Kasi kung talaga nung pagkaano niya, ganun na lang kakong gawin natin, kung ano yung sasagutin mo. So pinili niya internet and then yung water, kanya pa rin. Plus yung SS nung kanyang tatay, so siya rin yung sumasagot na. So yun, okay na po ako doon, okay na po ako. Kasi malakas pa naman po tayo, nakakapagtrabaho pa tayo, at yun, nakakapaganap buhay pa tayo. So naipo-provide pa po natin yung mga pan-tuition ng ating ano, ng ating dalawang natitirang nag-aaral. Yan, so thankful tayo na iraos na natin yung isang ano, anak natin for tuition fee. So, ganun na yung ginawa ko ngayon, basta kapag nakahawak ka ng budget, itinatakbo ko na kaagad sa school. Kasi ang hirap kapag pagsasabay-sabayin mo kasi, halimbawa, ngayong month of June, ngayong week na to, pagsasabay-sabayin mo, or kung kailan yung deadline ng tuition fee, pagsasabay-sabayin mo doon lahat, doon ka bibili ng mga gamit, tuition fee, books. So mahihirap eh. Ang nangyayari talaga, pagka talagang kinapos yung budget mo, yun na, mangungutang ka, or titignan mo yung ano, yung another option. So yan, kasi doon sa school ng anak ko, marami siyang option. So pwede siyang monthly. So pagka monthly, maliit lang yung idadown mo, and then yung monthly mo is, yun na, parang 1.5. So yun, bali 9 months mo na babayaran yung monthly mo, or magbibigay ka nung ano, 2-time pay, o yung ano, tawag dito, quarterly. So yun, quarterly. So parang medyo mahirap yun. So kung ako, nagma-monthly na lang ako, para kung halimbawa talagang hindi kakayanin, magma-monthly ako. So para mas madali. Kung kulang talaga yung aking budget pong pang-enroll, ang gagawin ko is magma-monthly ako. Magma-monthly ako, maliit lang yung down. And then yung books, yun yung need na ano eh. Ay, hindi, nagpapa-installment din po sila sa books. So yun ang maganda. So yun, kasi dating ginagawa ko, pagka kulang talaga yung pera ko, nagre-renew ako ng loan. So yun, ang napapansin ko, dalawa pa ibabayaran ko, yung loan ko at saka yung sa tuition. So ganun lang ginagawa ko, ina-adjust ko yung ano, yung budget or yung option or yung mode of payment para masakop ng ating nilalaan na budget pang-enroll. So yan, push lang tayo, pray lang po tayo, and then samahan natin ang pagsisipag, pagtsatsaga, and then guide natin yung ating mga anak, yun, para this coming school year 2024 to 2025, yan, maitawid natin uli. So yun guys, thank you for watching, at nawa nga lahat ng ating pangangailangan ay ipagkaloob sa atin. So yun, thank you, at maraming salamat sa support na binibigay niyo po sa aking channel. So yan, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the button for the notification ng aking video. Isang magandang buhay po sa akin lahat.